Well, ayun na nga kakwento. Raymart Gabalio, diba siya ang number one contender? At dapat siya ang naging mandatory challenger sa WBO Bantamweight World Champion na si Jason Moloney ng bansang Australia. E bakit? Sa halip na si Gabalio ay biglang napalitan ng knockout artist na Hapon na may kartara ngayon na 8 wins and 8 knockouts na si Yoshiki Taki. At kay Vincent Astrolabio naman, diba, mandatory na si Astrolabio pagkatapos na pinataob niya ang Thai boxer na si Nawapun kay Kana. At sa panahon ito, diba, ang kampiyon ba dito ay si Alexander Santiago. E bakit? Sa isang ubo lang ng Hapon, italsik agad si Astrolabio at itong si Junto Nakatanina ang pumalit sa kanya. At sa kabutiang palad, nagdagumpay at siya na ang current WBC Bantamweight World Champion ngayon. Mga kakwento, ito ang mga katanungan ng ilan nating mga boxing fans, lalo na sa ating mga kaubayan. Bakit nga ba, salip ang mga world title fights ngayon ay para sa mga Pinoy, pero biglang napadpad at napunta sa mga Hapon? Well, huwag po kayong mag-alala dahil susubukan natin yan, nabibigyan ng kasagutan. Kaya tara, kwentuhan na! Pagkatapos na winasak ang buksingerong palaging nagsasabing OK Cup sa What The Cup, ito ang ipinalabas ng Daily Tribune na balita na itong si Astrolabio ay naka-red alert kagad, sumabak agad sa insayo sa ni Coach Nonoy Neri na sa nangyaring laban na napabagsak man ni Astro ang Thai boxer. Pero medyo nakulangan itong si Coach Neri sa ipinakita ni Astro at ayon sa nasabing balita, kalitong si Astro ay nagtagumpay sa WBC Elimination Fight sa Bantamweight Division kaya matik na yan na siya ang mandatory challenger ng kampiyon. Pero bigla na lang ito na kaagad ang nangyari na kung saan si Astrolabio ay nagamuna sa bagong hinirang na WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Dahil nga si Nakatani na ang world champion ngayon na pumalit sa kanyang pwesto na lalabanan sana niya ang dating kampiyon na si Santiago. Pero ganun pa man, nangyari na ang nangyari. Pinalitan na si Astro ni Nakatani sa Pinoy na sana yon. Pero bakit biglang napunta sa Hapon? Well, Mr. Kwento, anyari? Well, ang karapatan ni Astrolabio na isang mandatory challenger kay Santiago ay naglaho na ito. Dahil bago pa man nagharap si Santiago at Nakatani, itong si Astrolabio ay nasa rank 2 na sa WBC Bantamweight Ranking. Kaya matik na sa pagkakataong ito, ang pagiging mandatory sana ni Astrolabio ay nabalitaan ni Nakatani na si Nakatani na ang nasa unang pwesto. Kaya kahit na itong si Santiago ay mamimili na isang voluntary title defense kung mamimili ang kampiyon sa mga top 15 o top 10 contenders o magmandat man ang WBC mandatory fight, itong si Nakatani pa rin ang makakalaban ni Santiago. Kaya diba, kakakyat pa lang ni Nakatani, pero world championship na kagad ang laban at naging number 2 kagad ang ating kaubayan. Pero sa katanungan naman na bakit si Nakatani nang pag-akyat niya sa bantamweight division ay kagad naging rank 1? Well, nasa World Boxing Council na po yan. Sila lang po ang nakakaalam. Pero syempers, bakting pa rin it bit net. Pero sa resulta ng laban, masabi din naman natin na deserve ni Nakatani na maging world champion. At syempre, hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil ang next in line na dito mga kakwento kay Nakatani ay itong si Astrolabio. Kaya suportahan natin ating kaubayan kung darating na ang pagkakataon na silang dalawa ay magharap at may chance ang maging world champion si Astrolabio. Ikaw kakwento, kung may ikasa ito, saan mapupunta ang talpakers ninyo? Nakatani ba kayo? O di kaya ay kay Astrolabio? Well kakwento, kung ano pa man ang hindi ko nasabing dahilan na naibagi ko mula sa aking pananaliksik, pwede nyo pong i-comment sa baba para mabasa din naman namin. Ngayon, punta na tayo kakwento kay Raymart Gabalio. Bakit nga ba kakwento na itong si Yoshiki Taki na ang makakaharap ngayon ng kampiyon na si Jason Moloney na kung saan sinabi ni Sean Gibbets na sa next stop for Gabalio will be World Championship fight? Anyari kakwento? Ganito po ang paliwanag dito kakwento. Ang laban ni Moloney ay masabi natin hindi ito mandatory fight. At itong si Taki ay nasa rank 10 lamang ito sa WBO Bantamweight World Ranking. Kaya ibig sabihin dito, dahil hindi pa nagmandato ang WBO na itong si Gabalio na ang maging mandatory challenger, ibig sabihin nakasalalay pa rin sa WBO kung ano nga ba ang gusto nilang ikakasa. At syempre, itong si Moloney, kung lalaban siya sa Japan, piliin niya si Taki na isang boxing prospect din. Sikat dahil malakas ang karisma nito, dahil wala itong talo pa at puro knockout pa ang mga kalaban. Kaya sa side ni Moloney, dahil walang mandado pa ang WBO na maging mandatory challenger na itong si Gabalio, ang mas pinili niya siguro ay kung saan siya kikita ng limpak-limpak na erap. Kaya syempers, backing pa rin it bit net. Kaya ayun, si Taki ang kinasa na laban. At sa Japan gaganapin ang laban,
mas maraming mga Hapon ang lalong manunood sa laban. Kaya hindi lang si Naoya Inoue ang kababayan nila na may laban na fight cards ng Naoya Inoue kontra kay Luis Neri para sa Undisputed Super Bantamweight Showdown na fight cards. Kaya kung maraming mga Hapon na mga buksingero ang lalaban, maraming mga Hapon ang manunood. Kaya malaki ang tsansa na mapuno ang 55,000 seats capacity ng Tokyo Dome dahil siyempers, backing pa rin it BitNet. Pero sige lang kakwento, dahil sinuman ang magdugumpay nila ni Muloni at ni Taki, kung hindi uutot na naman ang mga Hapon para sa pawa na naman ng ating kaubayan, si Gabayo na ang susunod na lalaban sa isang world title fight. Mga kakwento, ito ang tanong, bakit nga ba hindi naglabas ng mandato ang WBO na maging mandatory challenger kay Muloni itong si Gabayo? Well, ano nga ba ang dapat na gawin para maging mandatory challenger ay isang buksingero? Well, batay sa WBO regulations sa Section 6 para pagtalaga ng mandatory challengers ng buksingero, ayon dito na dapat magpadala ng sulat ang kampo ng buksingero para sa application of designation as mandatory contender ang kampo na isang buksingero. At pwede rin ng WBO mismo ang magtalaga o magpalabas ng mandato. Kaya para makakasiguro, mas maganda magpadala ng sulat sa WBO para mas mapabilis ito at mabuti na yung sigurado. Pero syempre, Manipipa at San Juan Boxing Promotions, dahil baka lang ah, nagpadala na sila ng napakabili. Pero syempers, backing pa rin it BitNet. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Chris TV, kay kakwentong Jumar Pipito, kay kakwentong Jalaps, kay kakwentong Alexander Cruz, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo lang po ang aring susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.